Agree lang sa mayor sang Iloilo, please declare this person as persona non grata because it is very disrespectful as into the highest level. Alert. And also lang ga, shout out man lang sa Malacanang pala sa presidente, you have to control your pitbull, please lang. Because that pitbull of yours keep on barking with everybody passing by, even wala man siya ginaano. Higtin nyo ng pitbull nyo da, bilatibay. Tuntuod, ginagaya. Hindi na yan sakto, yagaya. You are disrespecting all the people around you. Nga daw, feeling mo daw bata ka sang Diyos. Namian ka man. You dragging the name lang of the mayor. Ang mayor wala man may ginambalmalain sa imo. If ever ang mayor sang Iloilo ma-post something bad about you, you deserved it. Hindi na siya napagpasudla lang sa Iloilo kay mga gat ng pitbull na totoo o gijaga. Kumakasuya ka dito kay Rabia, kay Law, ay si Rabia, bla bla bla. Hoy, jamag, no ka nubo sa mga tiil mo ga, nubo mani mo mga tudlo daw tilitabis ka ga. And that's the truth. Ibutang sa lugar. Kumanula ka ra kay Rabia, kung ikaw tumasaka sa stage lang ga, okay ka ba, okay ka gin? Tugtuo giniyaga. Okay ka ba, okay? And again, kung sino ng kawanis ang gobyerno na langga, kung sino na dang leader, wala ko kainsindi, kaya hindi makapariyo ka smart si mo jam, no, pagabot sa gobyerno. Pero kung sino man ang leader nyo da sa inyo grupo, da jamag, no, tani i sawayun ka man, higtin nyo ng pitbull nyo. Sa pinagusto lang, sa why respect, tong bilat ibaya, dasun ikaw makahatag ka pa problema. And also, shout out na langga sa mga Ilonggo, sa mga taga-Iloilo, or sino pa da, never ever drag the whole city or the whole people tungod sa kagaganin ni Jam Magno. Ha? Nag-exist ni sa langga para mag-create ni langga problema. Nag-exist ni sa para mag-create sang misunderstanding sang syudad kag syudad. So never let this pitbull win. No to the pitbull in the government. Ga! Di po yung pitbull na o. I guess the government is listening sa mga ginapanghimo nga video ni Jam Magno. So si Jam Magno, ginatagaan niya ni Higko ang gobyerno. Shout out kay President Duterte. I know that I really admire Jam Magno for being so loyal to you, Mr. President. But you have to control your pitbull because she is actually being stupid by dragging everybody else's name ng mga wala na labot. Daw Diyos ang bilat ibaya. Makasuya ka sa amon, ha? Makasuya ka. Hindi na ka humagwa, Misa Iloilo. E, sinong kwao naman ikaw? Ha? Do you think kung matipon itong mga Miss Universe, makita ka pang blat-ibay ka? Tingtin nyo ng pitbull nyo na ka pinagusto na natag-hole. Do sisino ka agad? Tungod kay mag-English ka nga daw, gaslang-slang ka daw. Bata ka na sang Ginoo. Diyos ka, Jam? Diyos ka? Kabansi mo, Jam. Isugit ka kay Lord. Bad-bad gidya sa iyaya. Kabad gidya. Bad ka gidya! Kabansi mo, makabastos ka sa mayor. Wala ka na sa lugar nga blat-ibay ka daw. Sisino ka agad? Ay, di po gagi dyala. Wala talang yun. May mabasa agad si mo asido. And again, sa government, himusan nyo ng pitbull nyo ga. Tuod gina. And also sa mga taga-Iloilo dira sa mayor, do not let that pitbull lang ga nga magkanto dira sa inyo mga gat ng bilat ibaya. Hoy, Jam, piki man ito da kung ilong, no? Pero worthy, kining pagpakayo, kagwapa sa akon. You are definitely lang ga the red tide in the sea. Gahatag ka lang hilo sa kalibutan nga ini Jam. Totoo, ginaya Jam. Kanugon sang alam mo. You can definitely use that to defend lang ga ang kapwa mo Pilipino. You can definitely use that to defend your country bilat ibay ka. Hindi ka gamiton mo ng kaalam mo linte para mangguba sang kaugalingon mo nga kapwa mo Pilipinong linte ka. Nugay ka mo ambal, walang ambag kagaga si mo Jam. Huwag ka gagamit sang utok mo. Hindi namon kinanglan dalang magsiminto sang dalan. Kag kami mismo lang ga magamit na kag mag butang-butang sa mga bato para mahambalon, may ambag kami. Biskan isa kabilog dulsi lang amon baklon, may ambag kami. Kuni RJ, baka guba ka lesson na pitbull kang blat ibay ka. Kagagagaga ginibala kay Jam mo. Huwag ka ginbira respeto Jam. Kanugon bala sa imo kaalam, tanig sa imo gipa-eskwela ka pa ni mama mo sang isakto, tanigin, ay, hindi mo ka namin naman hambal malahin, Diyos ko, minus 20 naman sa langit. Cute pa ganing pitbull kisa sa iyan, ha? Tuntood, ma? Do ka linti-linti, do ma-high blood na ko. Dasun, sige, panghilabot, why ka naman naging nahilabtan, pati mga taga-Iloilo, Iloilo, dala sa uno, patanan? Kahit kung isog-isog ka na, kay bata, kagid ni Mayor?
Natingan lagi ko bala tani bala sa government balaga ha kun diin man na siya gaobra tani sa wayon yun saga kay kahuluya gid bilang Pilipinong batasan niya ya. Kahuluya gid nga ginapangdagay ang mga city ginadragay pati mga tawo. Ay ambot ah. Kabala, kabala, and it is so easy for you to call people ugly even though you are not even beautiful. Oh my God. Of course, nga, hindi nyo pag-i-bash kung diin sa gay-star. Because, kung diin sa gay-star doesn't describe ang tanan nga tao nga ra, for service ka ng mga upo dyan sa iya lugar da, ginakahuya man ang blat ibaya. Tugtuod, ginayaga. Ha? Ang isura mo nga daw Teletubbies ka. Mas cute pa kasi mo Teletubbies. Do you think kung makadaog ka sa Miss Universe, malabot mong ulos ang dason nga madaog? If ever ibalhin mong corona, see? Lupit bowl ning bilat iba. Yeah. Mayor, dasang Iloilo, paiwitin nyo na bala. Di ba may mga aswang ka mo da? Ay, pakuot ng lente, ya! Yeah. Ano ni sila yaman? Kung may personal sa nga problema kay Rabia, well then be it. Pero yun ang maabot ka sa punto nga pating sudan, pating tanan nga tawo, nga gay-star na daw siyaan mo kay wala na, hindi na magkwa na sa Iloilo. Miss, din makwa sa balay nyo. Sinong kwaon ikaw? Ha? Do you think makasokso ka long gown? Hindi na matawag long gown, night short gown lang ng masoksok mo. Wala pa, sino? Karapatan pa, manuya, manuya, manuya. You know what, guys? The way you speak could be one of the bases that you have a high IQ. But then the words coming out from your mouth is the real basis kung ginagamit mo to ng ulo mo. Te, tinga ka iso, ginisaiya kay nga ah, wala sa may gasaway. Pero kung simple ka lang, pulis ka be, nga wala kakapit, kag mahambal ka muna sa mayor, kag sa Iloilo, kakas ka sa pwesto. Pero si Jam daw sa wala lang. Daw titanium ang bilat ibaya. Sinong ginagaprotektar sa iyahaw? Kung tuod ganyan. Tuod, if you are an ordinary person, like you are a teacher, and then you'll say something like this towards a city, towards lang ga a leader sang city, towards someone nga ga-represent sa Pilipinas, madulaan ka ubra. And I don't know why is it that she is allowed langga nga maglapta lang sang iya sini kagaga nga wala langga sang may naga-apprehend sa iya. Seryoso, you will definitely gonna lose your job by disrespecting a city. You will definitely gonna lose your job by disrespecting langga ang leader sang city. Pero I don't know why Jam Magno is allowed to do this over and over again without any consequences, which is actually very, very disappointing. I refuse to respect people as if Diyos kagid. Kabalo ka, siya niya klase sa tao nga hindi na sa tanis sa lapakon. Galing ang problema ni Sayaga, when you do not mind this person, she will actually think that it is okay. Shout out sa tanan ko nga followers lang ga, unfollow Jam Magno. Sorry ga, you have the freedom kung sino gusto nyo i-follow. But unfollow this pitbull because she is spreading negativity and hatred sa heart sang tanan nga tao. This person lang ga is spreading hatred again sa tanan nga tao. Ang ending, we will end up hating each other. Ang taga-Iloilo, ma-hate sa taga-Amuni. Ang taga-Iloilo, ma-hate sa taga-Amuni. Because this person is nagapasigas ang kaugalingon niya nga kalayo para magkalasunog kita tanan. And do not allow this evil pitbull win. You have to be very, very careful as well in commenting sa iyong mga posts. Never mention a particular city or a person that is not even included or haven't even done anything wrong to you or said anything wrong so that hindi ma-spread ang gusto niya nga matabo nga negativity nga ginaano sa inyong mga heart. Alert. Kag sa mga ginikanan dira, again, never focus lang langga sa intellectual capacity sa inyong kabataan because the attitude counts. If there is something that I had proven langga, I am just a high school graduate but my EQ and ang akon langga SQ had definitely helped me nga bisan paano magmayo akong pangabuhi. I mean AQ. Your AQ is your adversity quotient. It is actually your capacity to deal with whatever problem or whatever langga nga mga pagsubok nga mag-abot sa life mo nga hindi ka magpakamatay. Depressed now, move on later. Your SQ is very important as well. Your social quotient is your capacity nga makisama, magrespeto sa imo isig kapareho. You need to focus on that.
Always remember this, Langga. No matter how smart you are, if you have a bad attitude, why ka padulungan? I didn't say nga mapakabuot na kamo. You have to become a perfect combination, Langga, of being kind, being rude, being smart. Balance ni dapat tanan. And then with you claiming, Langga, that you are the next Miriam Santiago, let me remind you, Langga, Miriam Santiago is an Ilonggo. Diba you said that Ilonggos are not smart and beautiful? Why are you so proud being the next Miriam Santiago? Los-los mo dyan. So, if you don't like Ilonggos, if you think they are stupid, they are not smart, well then, you don't deserve to become the second Miriam Santiago. Because we are not smart, remember? Bilat ibay mo dyan. Why ka nahuya dyan? Ha? Why ka kapaminsan? Sige kahamba lang that you are proud. I am proud to be the next Miriam Santiago. Well, bitch, Miriam Santiago is from Visayas. And she is definitely a pure Ilongga. Gaga. Mango.